Hello guys! Magluluto tayo ngayon ng giant calamares or butterfly calamares. So una, hugasan muna natin mabuti. After natin itong mahugasan, tatanggalin naman natin yung laman loob niya at saka yung balat niya. Huhugasan natin ng 2 beses para matanggal yung tinta, tapos tatanggalan naman natin yung balat. Tinatanggal ito para madaling kumapit yung lasa ng ingredients na ilalagay natin at saka yung breading. Yung balat ng tentacles niya, tinatanggal din kasi hindi natin alam kung saan yan kumapit. Pag malinis na, timplahan natin. Una muna, lagyan natin ng luya pantanggal ng lansa. Mas mainam gadga rin para kapit na kapit yung lasa at durog na durog yung luya. Tapos massage natin hanggang mabalot lahat or makapitan lahat ng puset. Pagkatapos, lagay natin yung seasoning. Optional lang to, pwede hindi kayo maglagay ng seasoning. Pagkatapos, asin at saka yung paminta. Massage natin para kumapit yung lasa. Pagkatapos nito, ihanda naman natin yung harina. Ikalat natin siya na malapad kasi medyo malaki yung pusit natin. So, yan. Sunod. Nga pala, bago nyo ito i-dip sa harina, gupitin nyo muna yung mga gilid-gilid ng pusit nyo. Para pag pinirito, hindi siya makulot or umurong. Ganito ang itsura niya pag nagupit-gupit yung mga gilid. Pag nagupit na natin ng ganyan, saka natin ididip sa harina. Harina lang ito, guys. Hindi ako naglalagay ng itlog dito kasi madaling masunog. Pag niluto natin ito, patuloy natin sa ulo. Tapos pagpahinganin natin siya sa wrap ng mga 10 minutes para kumapit yung powder. So, ganun ang itsura niya after 10 minutes. Lutuin na natin. Dapat dito deep fry, kaya lang nagtitipid tayo sa mantika. Kaya kaunti lang. Lagyan natin ng laurel leaves para mabango yung mantika. Nakakatanggal din to ng lansa ng pusit pag pinirito natin. Pag mainit na mantika, ihulog na natin yung pusit. Hayaan lang natin mag-golden brown yung kabila, saka natin i-flip. Kung marami kayong mantika, pwede naman tong deep fry para hindi na kayo nag-flip. Konti lang yung ginamit ko mantika kasi nagtitipid tayo sa mantika. So yan, baliktarin na natin. Luto na. Ilipat na natin sa lalagyan. Sa strainer or di kaya sa ganitong tissue para maabsorb yung mantika. Iluto naman natin yung next batch. Kung mapapansin nyo, wala yung ulo niya. Pinutol ko siya kasi hindi siya kasya sa kaldero. Medyo malaki yung pusit natin. Iluluto ko siya ng separate sa tawan. So yan na yung ulo. Luto na siya. Nagluto na rin ako ng gulay para may katerno siya. So yan yung ating finished product. Tapos yung suha gawa ni ate. Ganun siyang kaganda. Crunchy din to, guys. Thanks for watching.